Nagpalabas na po ang Justice Department ng lookout order laban sa isinasangkot sa pork barrel scam na si Janet Dapoles at pag isa kanyang kapatid. Tinanggi naman ng ilang dating alkalde sa Bataan at Iloilo na may natanggap silang pondo mula sa Department of Agriculture. Saksi si Sandra Aguinaldo. Wala raw silang natanggap na anumang pondo mula sa Department of Agriculture. Yan ang pare-parehong giniit ng tatlong dating mayor ng Bataan. Sa tatlo, si dating Abukay Mayor Liberato Santiago lang daw ang nag-request ng pondo mula sa Department of Agriculture pero wala namang nakuha. Wala naman daw request sina dating Samal Mayor Rolando Tigas at dating Orani Mayor Efren Pascual. Noong November 2006, wala naman pong dumating na project po sa amin at wala pong dumating na pondo na galing po ng Department of Agriculture. Wala rin daw natanggap na pondo mula sa DA ang dating mayor ng Oton, Iloilo. Kabilang sila sa 44 na mayor na iniulat ng Philippine Daily Inquirer na humingi umano ng tigil 5 milyong pisong pondo sa Department of Agriculture noong 2006 at 2007. Ang mga sulat nila, kinolekta umano ng fashion designer na si Eddie Badeo at dinala sa opisina ni Janet Lim Napoles na sinasabing nasa likod ng mga umano'y peking NGO na tumatanggap ng mga pondo mula sa gobyerno. Tumangging magkomento rito si Badeo. Si dating Agriculture Secretary Arthur Yap, sinabing hindi na niya matandaan kung may natanggap siya mga sulat mula sa mga alkalde. At sakaling may natanggap ang kanyang opisina, tiyak daw na hindi ito dahil sa may namagitan para sa sulat. Wala rin daw siyang natatandaang na-release na pondo sa mga mayor at hindi rin daw niya kilala si Napoles. Dahil sa kontrobersya, nagpalabas na ang DOJ ng lookout order laban kay Napoles at kanyang kapatid. Walang direktang sagot si Napoles sa lookout order. Pero ang mga nag-ugnay sa kanya sa scam, sasampahan daw ng hindi bababa sa 8 reklamo ng perjury, estafa, libel at maging disbarment ayon sa kanyang abogado. Sabi pa ng kanyang abogado, sadyang idiridiin umano si Napoles para hindi na madawit ang ilang personalidad. Alam namin na may tri-media campaign yan. The big problem is the misuse of PDAF funds. Ngayon, pag sasabihin, pag meron na silang scapegoats, sabihin nila, hindi naman namin kasalanan yan, kasalanan ni Mrs. Napoles. Di wala ng investigation. Cases solved. Marindi itinanggi ni Agriculture Assistant Secretary Ofelia Agawin ang pagkakadawit sa kanya sa pork barrel scam. Wala po kaming itinatago. Lahat po ng ginawa namin ay base lang po doon po sa pagpaprocess at pag-accredit. Kaya po anytime po, payag po akong maimbestiga. Bago po sana sila maglabas ng kahit ano pong sa dyaryo, sana po check-in pong mabuti. Magtanong po kung talagang pong ito'y totoo. Kasi po, siyempre, nakakasira po ito doon sa tao. Hindi lang po sa akin. Dala ko po yung pamilya ko. Kaya yun lang po ang pinakamasakit sa akin eh. Siya ang umanay contact ni Napoles sa DA. Ayon sa isang ulat ng Philippine Daily Inquirer, na batay sa pahayag ng whistleblower na si Merlina Sunyas. Totoo yung pumunta siya. Ang tanong lang po niya sa akin, kilala mo pa ba ako? Sabi ko, opo. And that's it. It's a hi, hello. Yun lang po yung... No, hindi po ako close sa kanya. Sandra Aguinaldo ang inyong saksi.